Pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggang kwento. Pagsasalaysay sa mga pangyayaring naobserbahan sa paligid. Filipino 5, Quarter 2, Ikapitong Linggo. Inihanda ni Ginang Ansi Aparente, guro sa Filipino, Salita Elementary School. Inaasahan na pagkatapos ng aralin na ito ay maiuugnay mo ang sariling karanasan sa napakinggan o nabasang teksto at maisasalaysay ang mga pangyayaring na obserbahan sa paligid. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Nasasabik na ba kayo sa panibagong araw ng ating talakayan at mga gawain? Halina, simulan na natin. Ako muli, ang inyong guro sa Filipino, si Ginang Aparente. Kabilang ang Pilipinas sa 17 mega diverse countries o mga bansang napakayaman sa iba't ibang uri ng hayop at halaman. Sa katunayan, may mga hayop at halaman sa Pilipinas na nanganganib ng maglaho. Isa na dito ang larawang ito o ang hayop na ito. May nakakaalam ba sa inyo kung ano ang hayop na ito? Tama, ito ay larawan ng isang dugong. Ang kwentong aking babasahin ay tungkol sa dugong. Aking babasahin ng kwento tungkol sa dugong. Sundan ninyo ko at unawain ang aking binabasa. Ang dugong. Ang dugon o mas kilala sa karaniwang tawag na dugong ay hayop na naninirahan sa karagatang Indian at sa kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko. Sa Pilipinas, makikita ang mga dugong sa mga baybayin ng Isabela, Quezon, Mindoro, Palawan, Panay at Mindanao. Subalit, mayroong ding mga dugong sa ilang bahagi ng Africa, Australia at iba pang mga bansa sa Asia. Umaabot sa 10 talampakan ang haba ng isang dugong at maaari rin namang umabot sa mahigit 300 kilo ang bigat nito. Nabubuhay sila sa pagkain ng damong dagat sa mababaw na bahagi ng karagatan. Dahil sa kanilang laki, umaabot sa 13 hanggang 15 buwan bago maipanganak ang mga dugong. Pagkapanganak sa isang dugong, tinutulak ito ng ina paakyat mula sa tubig upang makahinga. Habang bata pa ang mga dugong, lagi itong lumalangoy malapit sa ina hanggang sa matutunan niyang kumain at lumangoy ng mag-isa. Humihiwalay lamang ito sa kanyang ina kapag kaya na nitong mabuhay ng sarili. Sa kasalukuyan, nanganganib nang mawala ang mga dugong dahil sa polusyon o pagdumi sa dagat na nakakasira sa damong dagat na kanilang pangunahing pagkain. Minsan, naiipit din sila sa mga lambat na ginagamit ng mga mangingisda. Kung magpapatuloy ang polusyon sa dagat, hindi malayong mawawala na ang mga dugong sa mundo. Nakakalungkot isipin ang maaaring mangyari sa mga dugong. Sana ay maging bukas ang ating isip upang mabago at matulungan sila. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga tanong tungkol sa nabasang sanaysay. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang tanong, anong uri ng hayop ang dugong? Ilarawan ito.
Pag sinabing ilarawan, sasabihin mo kung ano o ibibigay mo kung ano-ano ang mga katangian nito. Halimbawa, ang dugong ay humahaba ng hanggang 10 talampakan. Ikalawang tanong, paano nabubuhay ang dugong habang sanggol pa ito? Ikatlo, ilarawan ang ugnayan ng dugong sa ina nito. Katulad ba ito ng ugnayan ng tao sa kanyang ina? Ikaapat, bakit nanganganib na mawala ng mga dugong? At ang ikalima, ano ang dapat gawin upang mapangalagaan ang mga dugong? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ibigay ang kahulugan ng bawat salita sa hanay A. Piliin ang sagot mula sa hanay B. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Hanay A. Lambat, magsarili, baybayin, nanganganib, polusyon, talampakan, damong dagat. Ang lahat ng salitang ito ay makikita ninyo ang kahulugan sa hanay B. Halimbawa, number 1 o unang bilang, ang salitang lambat. Ano kaya ang kahulugan ng salitang lambat? Tama! Titikdi. Pag sinabing lambat, ito ay kasangkapang mula sa nilalang sinulid o lubid na ginagamit sa pangisda. Mahusay, kayo naman ang magsagot sa bilang 2 hanggang 7. Ngayon naman ay aking babasahin at inyong unawaing mabuti ang kwentong Buhay Ko ang Ilog ni M.L. Tolosa. Handa na bang makinig? Umupo ng maayos at makinig sa akin. Masayang naglalaro habang lumalangoy ang magkakaibigang isda na sina Betilia, Dilis, Dorado at Chabita. Natutuwa naman ang kanilang mga magulang habang pinagmamasdan sila. Huwag kayong masyadong lumayo ha! Mapanganib kapag lumayo kayo, paalala ng ina ni Betilia. Umiwas din kayo sa mga bagay na bumabagsak sa tubig. Baka matamaan kayo, ang susog naman ng ina ni Chabita. Opo, ang sabay-sabay na tugon ng mga batang isda. Tila paraiso ang pamayanan na iyon sa mga isda. Tahimik ang kanilang pamumuhay. Sagana sila sa makukulay na korales na nagsisilbi rin kanilang tahanan. Malinis din ang kanilang kapaligiran. Hindi pinababayaan ng mga isda na dumumi ang kanilang pamayanan. Ito lamang ang ating tahanan at wala ng iba. Sino pa ba ang mangangalaga at mag-aanduka sa ating kapaligiran? Kundi tayo lamang din ang laging paalala ng kanilang pinuno. Panatilihin natin ang kalinisang ito at kaayusan. Alang-alang sa ating mga anak, sila ang susunod sa atin para mamuno at mangalaga sa pinagyayaman nating pamayanan. Kung ano ang nakita nila sa atin, ay iyon din ang kanilang susundin at gagawin. Kaya tiyakin ninyo na walang gagawa ng di maganda sa sino man sa inyo, sa ating pamayanan. Bawat isa ay lalong naging mapagmatyag, mapagmasid at mapagbantay hanggang sa isang araw. Inay! Itay! May naririnig po kaming malakas na ugong sa dako roon. Lumabo po ang tubig. Ang hinihingal na sabi ni Dilis. Opo, Nay. May parang malaking kutsara na may ngipin ang pinanguhukay ng lupa.
Nasaan ang iba ninyong mga kaibigan? Buti at nakalangoy kayo kagad pa uwi. Ang nag-aalalang tugon ng mga magulang ni Nadilis at Dorado. Hindi po namin alam kung nakaalis sila sa malaking bato na pinagtataguan nila. Naglalaro po kasi kami ng taguan. Ang mahabang tugon ni Dilis. Isang saglit pa, nanginginig nang dumating si Chibita at Bitilya. Nakaalpas doon sila sa pinagkukubliang bato. Bago pa ito, maitaas ng backhoe. Isang mekanikal na pangukay na may lamang lupa. Pinagbili na ng bawat magulang na huwag nang pumunta pa roon ang kanilang mga anak. Inalerto rin ng pinuno ng mga isda ang kanyang nasasakupan na iwasan ng lugar na iyon na pinaghuhukayan ng lupa. Lumipas pa ang maraming araw. Lumalim na at lumawak pa ang pinaghuhukayan ng lupa. Marami nang nasisirang tahanan ng mga isda. Marami nang nadudurog ng mga bato. Marami na rin ang isdang nawala. Hindi na nakita o kaya'y namatay. Sa di kalayuan naman na pamayanan ni Nabetilya, Dilis, Dorado at Chibita ay nagsimulang magkaroon ng basura. Kailangan namin ng tulong. Kailangang marinig ang aming hinaing at malaman ng aming sitwasyon. Ngunit, kanino kami lalapit? Sino ang makaririnig sa amin? Paano na ang buhay namin kapag nagpatuloy ito? Ang tanong ni Dilis. Buhay ko, buhay namin, ang ilog na ito. Naibigan niyo ba ang kwento? Nakakalungkot mang isipin mga bata, ngunit ito ang nangyayari sa panahon ngayon. Unti-unting nasisira ang ating karagatan. Unti-unting nasisira at nadudumihan ang yamang dagat. Paano na sina Bitilya, Dilis, Dorado, Chibita at ang iba pang mga isda? Gawain sa pagkatuto bilang 3 at gawain sa pagkatuto bilang 4. Isa na lang ang gawin dahil batay sa panuto, parehas lang din naman ang hinihingi. Isulat sa inyong kwaderno o sagot ang papel ang mga naobserbahan mo sa iyong kapaligiran ngayong may pandemya. Magtala lamang ng 3 halimbawa na iyong naobserbahan sa iyong kapaligiran ngayong may pandemya. 3 lamang! Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat ang mga napapansin mong pagkakaiba sa kapaligiran noon at ngayon. Maaring magtanong sa iyong mga magulang kung ano yung kapaligiran noon. At maaring ikaw naman ang magsulat ng kapaligiran ngayon. Itala ang sanhi ng pagbabago at solusyon upang hindi ito lumala. Sulat ang sagot sa iyong sagot ang papel. Ito yung halimbawa. Kapaligiran noon, kapaligiran ngayon. Magbibigay ako ng halimbawang sagot. Noon, sariwa ang hangin. Ngayon, madumi na ang hangin. Ano ang naging sanhi ng pagbabago? Noon kasi ay madaming mga halaman at puno, kaya sariwa ang hangin. Ngayon ay wala ng mga halaman at puno. Ang dami pang sasakyan at mga pabrika na nagbubuga ng maitim na usok. Ano ang maaari mong solusyon o maaari mong gawin upang di lumala ito? Maaaring magtanim ng mga halaman sapagkat nakakatulong ito upang masala ang dumi sa hangin para makalanghap rin ng sariwang hangin. Ito ay halimbawang sagot ko lamang. Ikaw naman,
at humingi ng tulong sa iyong mga magulang upang masagot ang gawain sa pagkatutong bilang 5. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 6, pumili ng isang exotic na hayop katulad ng dugong na matatagpuan sa Pilipinas at magsaliksik tungkol dito. Isulat sa iyong sagutang papel. Gabay na tanong. Pangalan, ano ang exotic na hayop na napili mo? Halimbawa, ang napili ko ay tarsier. Yun ang aking isusulat. Magsasaliksik ako kung saan ito matatagpuan, lokasyon. Ano ang itsura nito? Ano ang mga katangian nito? Matapang ba ito? Lumilipad ba ito? Umaakit ba ito sa puno? Lumalangoy ba ito? Ika-apat, ano ang sitwasyon nito sa kasalukuyan? Marami pa ba sila? O nanganganib na silang mawala? Tang ika-5, pangangalaga. Ano ang maaaring gawin upang maalagaan ang mga ito? At bilang panghuling gawain, gawain sa pagkatuto bilang 7, puna ng patlang. Sulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Napakayaman ng ating bansa, kaya nararapat na ito ay aking. Upang hindi maubos ang mga blank sa ating kapaligiran. Tandaan! Mahalin natin ang ating kapaligiran sapagkat ito'y ating kayamanan. Kapag ito ay nasira at hindi mo pinangalagaan at iningatan, ikaw rin ang mawawalan ng tinatawag na tahanan. Sana'y marami kayong natutunan. Binabati ko kayo sa inyong pinakitang husay sa pakikinig at pagsagot sa klase. Hanggang sa muli, paalam at salamat mga bata! Ang inyong guro sa Pilipino, si Ginang Aparente. Bye!